Worth it ba laruin ang Rise of Stars? Ang sagot, hindi. Ako kasi ano lang ako, free to play. Free to play at ito yung mga naranasan ko. Kahapon, meron akong 80,000 na Siltar Particles. Ngayon, nakuha na nila. Nakuha na nila yung mga particles ko kasi inatake ako. Tapos, explain ko sa inyo kung bakit hindi na worth it ito. Explain ko kung bakit. Una, kakatapos lang ng update ng maintenance. In-update nila to, protected silter particles. Siyempre, kailangan mo ng particles para makapag-craft. Mabilis ang explanation lang to ha. Kailangan mo ng particles para makapag-craft ng silterium. Eh kaso, hindi ba nila, ginawa nilang 205,000 yung minimum para makapag-craft ka. Yun ang malaking problema. So ganito, yung in-update nila na ano, eto. Etong 56,000 to 61,000. Kapag may ganyan kang silter particles, hindi yan makukuha ng kalaban. Nakikita nyo dito. Ito. Ito yung mga secured resources ko. Ito. 14,000 safe resources. Yung safe resources, yan yung mga hindi makukuha. Tapos yung secured resources, kahit may umatake sa'yo, hindi yan makukuha ng kalaban. So, ang mabilis ang explanation ko lang dito, as a free to play, sa tingin ko hindi na worth it to. Kasi, ang taas kasi ng minimum eh. Kumbaga yung mga pay to win players lang yung makaka-enjoy ng larong to. Kasi, nung nakaraan, kagabi lang, inatake ako ng mas malakas sa akin, nasa 600 kps. So nakuhaan ako ng 60,000 na silter particles. Masakit yun syempre kasi pinaghirapan ko yun ng tatlong araw eh. Tapos mabilis ang explanation lang to ha. Tapos ayan, kaka-update lang. Kung na-update yun ng ano, hindi yun sana makukuha. Eh kaso na kaka-update lang eh, kaya nakuha pa rin silter particles ko. So ganito, paano nga ba talaga tayo kikita dito? Ito lang ang way para kumita para sa mga free to play. Ganito, kung makikita nyo yung upgrade info, ito makikita nyo ha, kailangan mong paabutin yan ng level 30 yung resource depot mo. Kasi kapag ka may level 30 resource depot ka na, yung 200, kapag meron ka ng 203,000 na silter particles, hindi na yan makukuha ng kalaban. Hindi na yan makukuha. Hindi katulad ko ngayon na kagabi, nakuhaan ako. Kasi nga, nasa ano pa lang yung ano nun, yung protected silter particles, nasa 10,000 pa lang. Ngayon, in-update na nila. Ginawa na lang 60,000. So ngayon, para sa mga free to play, yun lang ang paraan para hindi na kayo makuha na. Ipa-level up nyo hanggang level 30. Ngayon, worth it ba? Sa tingin ko, matagal bago mapa-level 30. Tingnan nyo naman, level 13 pa lang ako. So yun lang ang paraan para hindi ka na makuha na silver particles. Ipa-level 30 mo. Yun o. Ipa-level 30 nyo. Yung resource depot nyo. Eh kaso, free to play lang ako, napakahirap niyan. So, ano pa ba ang pwedeng gawin para makakuha ng silver particles? Pwede kang umatak sa mga kalaban. Katulad nito, inatake ko. Ito, inatake ko to si Hammer 20. Nakakuha ko sa kanya ng 1.1k na silterium, tapos dito naman sa isa. Dito kay GSM1922, nakakuha rin ako sa 3.7k. Yun lang kailangan yung gawin para makakuha. Atakayin nyo yung mga base na may silterium. Tapos, mag-farm lang kayo ng silterium.
Ayan, inatake na naman ako ng kalaban ko, may kita nyo. Talagang masakit kapag na inaatake ka. Ayan, may kita nyo yung base ko, sirana. Sirana yung base ko. Napaka, ano, sirana yung base ko. Sirana yung base. Tapos nakuha na niya ako ng... Kung may kita nyo, inatake ako, di ba? Ito yung nakuha niya sa akin. Tingnan na lang sa mail. Tapos war. Tapos tingnan nyo yung latest. Ito. Ito yung nakuha niya sa akin. Ito, zero particles. Kasi nga protected yung ano ko mga particles. Ito yung nakuha niya sa akin. 397k na minerals at saka 3.5k na metal. Yun yung nakuha niya sa akin sa pag-atake niya. So yun lang guys. Mabilis ang explanation lang to. Worth it ba talaga ang laruin to sa ngayon? Hindi. Hindi so worth it. Kung may kita nyo sa Play Store, nasa 1 star lang ito. Nasa 1 star lang yung ratings. Dahil napakahirap gumita dito. At may kita nyo naman yung price ng silter, yung pababa ng pababa. So yun lang guys. Kailangan mo lang talaga i-upgrade to. Kailangan mo lang i-upgrade to ng level 30 para hindi ka na makuhanan. Kasi ganito ang mangyayari. Kapag kunyari, ito, resource depot ko lang, level 14. Level 14. Kapag ka lumagpas na ako dyan, kunyari, meron akong 100,000 na silterium, kaso lang, 61,000 lang yung protected, yung 40,000 na yun, pwedeng makuha ng kalaban. Yun lang yun. Kaya napakahirap dito. Tingnan nyo naman ako. Meron akong 80,000 silterium kaso nakuha na ng kalaban. Inatake ako na mas malakas. So kung makikita nyo, ito pa. Dito sa ano namin, sa rankings, ito ang pinakamalakas. Alliance rankings. Ito, Admiral Power. Tingnan nyo naman. 2 million, 1 million, 1.7 million yung power score. Ito, itong si ZXD na to, inatake ako nyan. Nasa ano pa lang to? Nasa 1 million yung PS, pero ngayon 1.8 na. Inatake ako nyan, tapos nakuha na din ako ng silter yun. Kumbaga, ito lang yung mga kumikita ng malaki. Itong mga to. Yung malakas na PS. Ito lang yung talagang nag-e-enjoy sa laro. Naiintindihan nyo? Sana naiintindihan nyo yan para mabilis ang explanation lang kasi ito eh. So yun lang. So paano nga ba? Worth it ba to? Sa mahirap to para sa free to play. So yun lang, kakatak lang. So yun lang yung ano ko explanation. Siguro kung i-upgrade nyo talaga to ng level 30, talagang sobrang tagal niyan. Sobrang tagal niyan. So worth it pa ba? Hindi. Kasi kung magkakaroon ka ng 150,000 na silterium, tapos yung protected silter particles mo lang ay nasa 56, ay makukuhanan ka talaga nun. Atakayin ka lang. Kumbaga, itong larong to ay para lang sa mga pay to earn players lang to. Kasi kapag ka free to play ka, ano ka lang, kumbaga pagkain sa mga kapag ka free to play ka lang, ano ka lang, pagkain ka lang nila dito sa larong to. Umikita na naman, maganda sana tong laro eh. Maganda talaga tong larong to, kaso lang sana talaga tong larong to, kaso lang talagang ito talaga yung nagpasira sa laro. Ito 205,000 na silterium, may napakatagal kasi yan eh. Kumbaga kung meron man lang, kung meron akong ano, kunyari, 150,000 na, ano, silterium, ganun pa rin, makukuhanan pa rin ako eh. Atakayin na ako, pagkain na ako ng mga, ano, dito, ng mga pay-to-win players. So, yun lang, yun talaga nagpasira. Ganda sana, kaso, yun, talaga nagpasira. Itong 205,000 na meaning. So yun, kung nag-enjoy ka naman sa larong to, wala akong problema. Wala, laruin mo lang to ng laruin hanggang maka-earn ka. So ano ba talaga, naka-earn na ba ako dito? Hindi pa ako na-earn dito. Wala pa akong kita dito.
sa 3 araw na paglalaro ko. So, yun lang yung masasabi ko. Mabilis ang explanation ng naman to. Tapos, okay na. Siguro yung ang way mo talaga dito para kumita talaga, mag-grind ka lang, tapos magpalakas ka. Hanggang patasin mo tong command center mo, ipa-ramp up mo tong research depot mo, tapos gawa ko maraming warship. Maganda sana talaga to, kaso lang itong ano talaga nagpasira is yung 205,000 minimum. So yun lang, kailangan mo lang magpalakas. Magpalakas ka lang, magpataas ng PS para ano, yun lang yung way para kumita talaga dito. Kailangan mo magpalakas. Siyempre, ganun talaga kapag free to play ka. So, yun lang. Maraming salamat at kung meron kayong katanungan, i-comment nyo lang. Itatry ko sagutin. Okay? Sige, maraming salamat. Huwag na kayo mag-subscribe. Kasi ano lang naman ako. Kung ba, mabilis ang review lang to. Sige, maraming salamat.